Magandang araw mga bata! Ako si Kuya Daniel at narito ako upang handugan kayo ng isang istorya. Ang ating kwento ngayong araw na ito ay pinamagatang Bruhaha Bruhihi, kwento ni Maria Corazon Rimeo. Maniwala man kayo o hindi, may kapitbahay akong bruha. Ang pangalan niya ay Mrs. Magalit. Patay ang buhok niya. Malaalambre ito. Malalaki ang butas ng kanyang ilong. Matalas siyang tumingin. Pero maganda ang kanyang ngipin. Puting-puti at kumikinang. Kung siya ay tumawa, bruhahahaha! Bruhahahaha! Umahagalpak ng tawa si Mrs. Magalit noong nanonood siya ng komedyanteng artista sa plaza. Bruhehehehe! Bruhehehehehe! Napabungis-ngis si Mrs. Magalit noong nagkukwentuhan sila ni Aling Mila. Kapag tumatawa si Mrs. Magalit sa mga bata, naiipit ang tawa niya. Bruhihihihihi! Bruhihihihihihi! Humahagik-gik siya habang kinukurot ang mapintog kong pisngi. Bakit ko nasabing bruha si Mrs. Magalit? Hindi dahil sa mukha siyang bruha at ibang klase siyang tumawa, kung hindi dahil hindi siya pumapasok sa bahay namin kapag may walis sa pintuan. Sabi ni Lola, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Ang mga bruhot bruha ay takot sa bahay na malinis. Pananggalaban sa kanila ay walis tambo sa may pintuan. Mayroon pang dahilan. Kaliwang kamay ang pangsubo ni Mrs. Magalit. Ganyan daw ang mga bruhot bruha kung kumakain, sabi ni Lola. Hindi ako talagang takot kay Mrs. Magalit. Ayoko lang makita siya sa gabi. Kapag malalim na ang gabi at nanonood siya ng TV, nakakakilabot siyang tumawa. Bruhohohoho! Bruhohohoho! Dumadagong-dong ang malulutong niyang halakhak para tuloy nararamdaman kong nanginginig ang lupa. Minsan, nadapa si Mrs. Magalit. Lumipad ang mapuputi at makikinan niyang ngipin. Bruhahahaha! Bruhehehehehe! Bruhihihihihi! Bruhohohohoho! Naghagalpakan, hagik-gikan at halakhakan ang mga salbahing tao na nakakita sa kanya. Parang nagmukhang bruhot bruha sila sa aking paningin. Bruhohoho! Bruhohoho! Humihik-bihik-bi si Mrs. Magalit habang pinupulot ang mga nabungi niyang pustiso. Naawa ako sa kanya at inalalayan ko siya. Padaan kami sa aming bahay at minabuti kong yayain siyang pumasok para makapagpahinga. Nakalimutan kong kalilinis lang ni nanay at naiwan niyang walis sa may pintuan. Hindi na ako papasok iha at marumi ang aking tsinelas. Nilit ko pa rin siyang pumasok at pumayag naman siya. Laking gulat ko nang hindi siya natakot sa walis. Inalok ko si Mrs. Magalit ng merienda. Kinamit niya ang kaliwang kamay niya sa pagsubo ng biskwit. Alam mo, iha, nirarayuma itong kanang kamay ko kaya hindi ko magamit. Napahiya ako. Maling-mali ang aking akalang bruha si Mrs. Magalit. Tiningnan ko siya ng husto at aking napuna na matanda na siya. Maputi na ang mukhang patay niyang buhok. Malaki ang butas ng ilong niya dahil medyo hirap siyang huminga. Matalas siyang tumingin dahil malabo na ang kanyang mga mata. Hay nako, iha. Mahirap tumandang mag-isa. Wala akong asawa, walang anak, at walang apong tulad mo. Ang lungkot-lungkot ni Mrs. Magalit, kaya binuksan ko ang TV para siya maaliw. Sabay kaming nanood ng komedya. Bruhahahaha, ang hagalpak niya. Bruhehehehe, ang bungis-ngis ko. Bruhihihihi, ang hagik-gik niya. Bruhohohoho, ang halakhak ko.
Bruhuhuhuhu. Ang palahaw naming dalawa na maganda iyak na kami sa katatawa. Simula nun, hindi na bruha ang tawag ko kay Mrs. Magalit, kundi Lola. At yan ang ating istorya ngayong araw na ito. Hinihikayat ko kayong mga kabataan na magbasa ng aklat upang kaalaman ay lumawak.